naging mag-boyfriend, girlfriend kayo nung nasa Dubai ka pa. Opo. So, nung December, yun yung kauna-una nagkita kayo ng personal. Mm, yes po. May nangyari ba nung sa tuwing sa pagsasama niya? Oh, yeah. Oh, obviously, meron. Nagkakilala kami through chat. After that, sir, friend kami sa FB, chat-chat, ganun, hanggang sa matuluyan na kaming mag-video call, hanggang sa nakuha niya na ang loob ko, sir, na buhos ko na lahat ng ano ko sa kanya, hanggang sa padalahan, lahat, sir. Alam mo ba, sir, na halos kasi ang sinasabi pa niya, wala siyang pagkain, ganun. Anong trabaho mo sa Dubai? Manicurista po. Manicurista. Gano'ng katagal ka nag-OFW sa Dubai? Mga 6 years, sir. Finish contract ka na? Anong status? Ba't nakabalik nandito ka ngayon sa Pilipinas? After 1 year, sir, nakarating ako doon sa Iraq. Iraq, okay. Pumunta ako sa Iraq. Okay. Then doon ako naka-1 year din, sir. Doon nagsimula yung ano namin, nung pagiging closeness namin. Dahil sa Facebook lang? Yes, sa sir. Sa online, kayo nakakilala. Mm-hmm. Paano nag-umpisa yung pagkakakilala niyo sa online? Siya ang nag-message, sir. Ikaw ba first time mo makatanggap ng message sa isang lalaki nung nasa OFW? Hindi naman, sir. So maraming ganon na nangyayari? Yes po. So nakaka-chat mo, may mga nanliligaw talagang ganyan? Talaga, totoo yan, sir. Ganon? So siguro dahil sa OFW ito, madaling ligawan or what? Maraming ganon, di ba? Maraming lalaking nakikipag-chat sa'yo. Oo naman, sir. Kahit papaano. Mga nasan si yung mga lalaki niya, nasa Pilipinas sila? Mga iba, yung mga nandito sa Pinas, sir. Tapos yung mga iba, nandito. Mga nanliligaw din sa'yo? Sinusuyo ka? Okay. Yung iba lang. Pero eto lang ang kung tutusin mo, naging boyfriend mo si Leo? Sir. Kailan nag-umpisa? Last year, sir. August 10, 2002. Okay, kailan mo binigay yung iyong 280,000, tatlong cellphone at kwintas? Sir, nagsimula sa padala. Okay. So yung 280,000 hindi minsanan yon? Hindi, sir. Kanino mo pinapadala? Saan mo pinapadala? Sa kanya, sir. Eh, paano yung cellphone? Tatlo pa. Tatlo, sir. Binili ko yon through my money. Anong cellphone yun, ma'am? Oppo, Huawei, at saka Samsung naman. Wow! Bakit tatlo? Di ba dapat tama na yung isa? Bakit naging tatlo? Sir, ang history kasi niya, ang sinasabi niya, yung umpisa, yung isang cellphone, nawala daw. Mm-mm. Yung isa, isinanla daw ng pamangkin niya. Mm. Then yung isa, siya naman ang nagsanla na. Wala ka asawa? Wala, sir. Dalaga ka pa? Hindi naman, sir. Pero ongoing to annulment na yung... Ah, so separated na kayo, yes, strange yes, na kayo ng husband mo. Yes, sir. Ilan to ka na ba? 48 na, sir. 48, oh, sige. At anak mo? May anak ka? Ahon, sir. Wala, okay. Eh, ikaw naman, may natanggap ka ba sa kanya? Ay, Diyos ko, mahiningi ka ba sa kanya? Kahit, yun. Ha? Yung sakit ng ulo, sir. At sakit ng puso siguro. Okay, okay. Yung pagbigay mo ng cellphone, gano'ng katagal? Nagbigay ka ng cellphone, gano'ng katagal yung sumunod? Almost monthly, sir. Monthly, nagbibigay ka ng cellphone? Yes. Bakit? Eh, nagbigay ka na nga ng isa, magbibigay ka naman ng pangalawa, pangatlo. Bakit? Ganun ko siguro, kamahal, sir. Pwede ka bang batukan muna? Yes, sir. Para mauntog na at buti sa alam, kundi mo pinaghirapan niya. Yes, di ba? Ilang taon ka naghirap, sa Dubai, tapos pinamigay mo lang. Yes. Gano'ng katagal yung relationship niyo, ma'am? 2022. Mm. So, kailan natapos? Nasa 2 years na. August 10, yun nagsimula. Kailan mo na-realize na niloloko ka lang pala? Nalaman kong may kinakasama na siya noon, sir, nung... Bago pa lang kami. Baka naman, talagang may kinakasama. Baka naman minodus ka lang niya. O ibig sabihin, talagang prinajek ka niya, inoperate ka niya, kumbaga. Eh siguro, diba? Sir. Baka hindi lang ikaw ang OFW na biktima niyan. Kaya nga, sir. Baka yun ang modus hindi niyan. Hindi ko lang alam po. Leo. Ha? Alam mo, nandito yung kababayan ko. Mm-hmm. Si Jin. Ha? Apo. O inaangal ka. Ano ba istorya? Bakit mo daw... Nagpadala sa iyo ng 280,000, binigyan ka pa ng tatlong cellphone at kwintas, at bigla ka na lang daw naglaho, parang bula. Ganun ba yun, Jin? Yes po. Nawala na lang, oh. Nasa linya lang sila yun, nangingiti ka na naman. Yun naman po, yun ang ano ko lang naman po, yung totoo lang po sana. Bakit? Ano ba yung totoo? Eh kasi naman po, kasi po,
280,000? Kinumpiyot ko leyo. Kung alam mo lang, lahat ng pinadala ko, ultimo sentimo, almost 288,000 yun. Alam mo ba yun? Baka naman na sobrang ka ng talino. Sa nagpapadala, hindi naman po ako nang hihingi. O nga, pero may pinapadalang pera sa'yo. Opo, hindi po ganun kalaki. Magkano, kung ikaw tatanungin, magkano yung pinadala sa'yo? 12,000 po, bibigay ko pa po sa kanila iba. Padadala pa po sa kanila, sa asawa niya. Ha? Asawa mo? Diyos ko, huwag kang magsalita ng ganyan. Dahil minsan lang nangyari yun, ano? Hindi, no. Ay, Diyos ko. Sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang plano mo? At yung cellphone naman tatlo na yun, hindi alang Huawei, alang Samsung, puro Vivo yun na mga second hand. Ay, hindi ko na alam. Pero yung last na binili ko, di ba, bago yun? Huwag kang magkaila, Leo. Hindi ako nagkakaila. So, Leo, inaamin mo rin. Sobrang pinakasinungaling sa lahat, ikaw na yun. Leo, inaamin mo rin nabigyan ka ng mga cellphone nitong si Jane. Totoo po yun. Kaso nga lang po, yung sabi niya po, kasi po, ang totoo niyan, wala na ako kung cellphone na para pang communication sa'yo. O sige, po, ikaw bahala. Bumilig ka. Eh, yung Quintas, totoo bang may natanggap ng Quintas mula kay Jane? Totoo po, sinalaan niya, ginawa niya pamasahe. Ano? Paano ginawa kong pamasahe? Eh, pinangbay mo sa motor mo. Naku, binigyan mo lang muna konti. Oo, Leo, nga. Leo, ano bang touring mo kay Jane? Girlfriend mo? O ano? Sabi ko po sa kanya, meron po akong asawa. Oh, alam mo daw na meron siya asawa. Ay, sabi niya, wala kang problema, basta teka, tutulungan na lang ika kita. Ay, napakasinungaling mo talaga, grabe, ikaw na. Instead na maawa ako, Leo, sa'yo. Lalo lang akong nag-iinit ang ulo ko, sa totoo lang. Doon naman. Tingnan mo, Leo. Asawa mo yung may asawa na sa iba? Ay, naku. Oh, kaya ka gumagin yan. Teka lang, Jean. Totoo bang galing ka pa ng airport? Diretso ka rito? No, sir. Nagsama kami ng 2 weeks almost, sir. Nung December po. After that, anong nangyari? Yan po. Ang masaklap din. Alam mo, sir, para lang niya akong iniwang tuta doon sa kapatid niya na after 4 days, 3 days, saka lang siya babalik kung manghihingi ng pera or whatever. Teka lang, okay. Naging mag-boyfriend, girlfriend kayo nung nasa Dubai ka pa. Opo. So, nung December, yun yung kauna-una nagkita kayo ng personal. Yes po. May nangyari ba nung sa 2 weeks sa pagsasama niyo? Obviously, meron. Totoo bang nagsama kayo nung December ni Jean? 2 linggo? Ay, hindi po kami nagsama ng 2 weeks. Kung hindi man 2 weeks, gano'ng katagal? Ay, isang araw lang po kami nagkasama. Ha? Tignan mo, sobrang napakasinungaling mo talaga. Grabe! Diyos ko, nakakamatay ka na, Leo. Masahol ka pa sa Leon na animal eh. Tanungin mo siya, sir. Leo, tanungin daw kita kung meron nangyari sa pagsasama niyo ng 2 weeks. Siyempre po, marami po ako patagawa, dahil sila lang. Kung hindi niya masabi na 2 weeks, attorney, tanungin niyo yung kapatid niya. Ayun pala. Leo, ako ha, kung ako tatanungin mo, very obvious sa aking minahal ka o mahal ka ni Jean. Dahil siyempre, nagbigay pa pero ng pera. Nonsense, attorney. Ikaw ba, Leo, minahal mo ba tong si Jean? Nagsama pa kayo? Kaibigan. Okay lang, ma'am. Friends with benefits. Mm-hmm. Eh, kasi may nangyari. Oo nga, sir. Ikaw ba, Leo, willing ka ba magpalay detector test para malaman natin kung sino nagsasabi sa inyong dalawa? Nagsasabi po ako ng totoo. Okay. Kahit pumunta po kayo dito, kung ano pa yung... Saan kayo nagsama? Doon sa kanila, sir. Inuwi niya ako. Sa bahay nila, Leo? Inuwi niya ako. Mahirap patang paniwalaan hindi mo naging mahal si Jean, Leo, dahil inuwi mo pa pala sa inyo. Paano nun? Dumating ka nung December, sinundo ka ni Leo sa airport? Hindi, sir. Sa kagaling nung pagdating mo ng December? Nagkita lang kami sa Pedro Hill. Pero yun yung galing ka ng Dubai. Mm-hmm. Diretso kayong nagkita, yes, at nagsama, sir. Ah, okay. So, syempre, kaya sinungaling siya, sir. Sobra ang kapal-kapal ng mukha mo. Mas makapal pa sa ewan. Pero ang sabi niya, minahal ka niya bilang okay kaibigan lang, sir. Okay lang, admit okay lang. Ko lang naman. Kaya lang naman siya nagalit noong hindi ko na mapadalhan ng Gika, sir. Sa totoo lang po, kahit tingnan mo yung mga chat niya, ay text niya, ma'am. Ano po ang nakalagay? Para makita niyo, mabasa niyo. Teka lang, Jean. Ikaw sigurado namang wala kayong sex video, ha? Wala. Irespeto ako sa sarili ko. Siya lang siguro ang wala, sir.
Sabi niya po, siya sa kwentos na yun, sige, ikaw, isalan na ikaw muna, tayo, tutupusin ko lang ikaw. Asawa ko pala tawagan niya, ma'am. Ay, talaga naman, ma'am. Ay, asawa. Mahal ko, ako to, si Jean. Tapos, nag-send po siya ng number niya ng GCash niya. Ah, yes, ma'am. Oh, okay nga, wait lang. At wala pa yung nag-GCash. Asawa ko, nakuha mo na ba yung pera? Di naman kita matawagan. Nakuha mo na ba asawa ko? Tapos, kinabukasan, 11:59 ng gabi po. Hello, gising ka pa ba? Tapos nag-message na po siya, alas 3 na po ng hapon. Mm-hmm. Ang sabi po niya, asawa ko, ano yan? Ano yan? Ayan, madam! Proof yan ng mga ano. Alam mo na yun, di naman na siguro masamang aminin mo kung naging mahal ay, mo, di ba? Atorneo. I love you and I miss you. Ay! Ay, my God, ma'am, bakit parang kinikilig ka, ma'am? Hindi, ma'am. Ay, parang kinikilig ka, ma'am? No. Sabi sige ni ka. Kuya Leo, asawa ko, nawala ka, pinapaasa mo na naman ako. Oh, di ba? O Leo, nadinig mo yung mga messages mo kay Jean? Asawa ko ang tawag mo eh. Eh, yun lang po. Kasi talagang po, sinungaling siya. O teka, okay Jean, anong gusto mong mangyari? Ibalik mo na lang yung pera para ma... Akala ko magbalikan tayo eh. Ay naku, sir, hindi na. Yan, ang gusto ko madinig. Gusto ko sir, ibalik na lang niya yung pera, yung cellphone na tatlo. At saka yung quintas, pakitubos na lang po. Kasi, Quintas, pakitubos? Ano nangyari sa quintas? Sinanla niya? Sinanla, attorney. Ah. Sinanla. Eh, tapos sa attorney, due date yata niya kahapon yung quintas. Leo, may asawa ka ba? May, yung kinakasama niya, attorney, may asawa rin sa na iba. So may kinakasama lang siya, pero hindi niya asawa yon. Hindi, attorney. Kailan niya kinakasama? Dahil so nagsabay kayo? Siguro, attorney. Okay. Mas nauna yung babaeng yun. Okay, sabi mo nagsama kayong dalawang linggo. Ano ang dahilan? Ba't natigil yung pagsasama nyo? Umuwi na lang ako, attorney, at iniwan nga lang niya ako na parang tuta doon sa kapatid niya. Eh, nahihiya naman akong basta na lang palamunin o kaya ano. O Leo, anong masasabi mo sa gusto mangyari ni Jean? Eh, kuya, sa tingin... Attorney yan, mahiya ka naman sa balat mo, oy! Hindi, okay lang. Ang paghahanap buhay ko natin, ano po ba maiano ko sa kanya na maibabalik kong pera? Eh, siya naman po ang nagbigay po sa akin na hindi ko naman po hiningi. Ay, hindi mo hiningi, mahiya ka, oy! Sabi mo nga, wala ka nang makain. Mahal ko, wala na akong pagkain, wala na akong pambayad ng motor, wala na akong pambabae, wala na akong pambisyo, lahat-lahat na. Pati pambababae sa inini? Ay, siguro, attorney, ah. Ay, naku, madam. Eh, sinasabihin madam niya kasi, et cetera, eh. Ganito na lang po, ma'am. Sasamahan po namin kayo kay Barangay Chairman Gregorio Gonzalez ng Barangay Samon, Kabanatuan, Nueva Ecija. Doon po si Leo ngayon. Mm-mm. Sir Leo? Oh. Apo, magharap-harap na lang po tayo sa tanggapan po ni Kap Gregorio Gonzalez. Kap? Bakit natatawa, Kap? Samahan na lang po namin, Kap, sa inyong tanggapan. Ito pong si Sir Leo at gayon din po si Ma'am Jean. Opo. Opo, salamat po. Magandang hapon po, Kap, para po magkaroon ng magandang pag-uusap. Ma'am, kung laging po kayong nanonood, avid fan po kayo ng Wanted yes, sa radyo. Yes, ma'am, yun nga po. Alam niyo po yun, ma'am, na baka kung si Idol po ang nakaupo dito, masesermonan po kayo, ma'am. Yan nga po ang iniisip ko, ma'am. Huwag na po tayong maging asukal ni mama. Okay? Kaya nga sabi ko, ma'am, lesson learned na yes yan. Gino, nabuhay yung mga Ilocano dito sa comment portion. Ang dami Ilocano nagko-comment. Patay tayo. Opo. Baka may kamag-anak ka pa dito. Apo. Taga din nung kamanin. Tanggay 6, Lawag City, sir. Lawag City? Mm. Sige. Uwi ka na muna sa probinsya niyo. Ha? Baka mayroon na ka na namang Leo Part 2. Ay, Diyos ko. Wala na. Wag na siguro, sir. Sige. Wag na, madam. Sige. Tama na. Tama na yung... Learn na rin po ito, ma'am. Pero yes, of course, assistihan po namin kayo kay Kapitan Gregorio Gonzalez, ma'am. Ha? Baka naman, ma'am, pag nakita mo si Leo, Hindi siguro, ma'am. Baka masampal ko lang siya. Okay, baka mamaya, humigay ka naman at yung kilig-kilig mo dito, ma'am, Diyos ko. O Leo, anong mga huling salita mo para kay Jean? Yung iyong parting words? Hindi mo na pinarating sa ganyan. Pwede naman natin pag-usapan ng... Pwede pa pala kayo mag-usap. Masimang tayo lang maayos naman yan. Ba't nakailangan pa nakakahiya naman sa mga tao na... Eh, ano ba ang ginawa mo sa akin? Blinak mo nga ako sa number, di ba? Eh, wala nga lang akong cellphone. Ito, katulad na. Ay, Diyos ko, wala na namang cellphone. Tatlo na yung binigay sa'yo. Padala ko ulit na cellphone. Baka mamaya magbigay ka na naman, ma'am. Leo, papasalin po, sir. Hindi na. Kausapin ka ng mga staff, Sir Leo. Ma'am, wag na magpadala ng ano. Kausapin kita doon, ha?
Siya kawang pa'y cellphone ko, hindi ka natata. Ay! Huwag mo nang sabihin, wala kang cellphone. Baka may magpadala na naman sa'yo dyan. Sige na, Kuya Leo, huwag mo ibaba. Ikaw sabihin ka ni, ano, ng SAP namin, ma'am. Huwag na mag, ano ha, asukal de mama. Ay, Diyos ko! Hindi tayo nadadala, madam. Asistahan namin kaya doon, ma'am, ha? Okay, sige. Salamat po, ma'am. Kaya naman po, hindi naman po. Ay, sige na, Kuya Leo. Maraming salamat, mga may babae din niya.